Yun. Ito yung kotse natin, ano? Mazda CX-5. Ako, ito yung ginagamit natin sa mga road trip, sa pampasok sa opisina, sa trabaho. Tapos ito yung dahilan kung ba't malakas ang loob kong mag-ebo-ebo. Kasi ito, maasahan, komportable, matipid pa sa gas. Ayun. Tsaka, hindi nasisira. Sa pinalitan ko pa lang dito, brake pad, gulong. At ayun, dahil ano siya, 2013 model, pangalawang palit ko na ng gulong to. At itong gulong ko, medyo expired na, no? Papalitan na natin yan. Ayan. Okay. Ayun, no? JDM number 1. So, okay guys, yan ang bago nating gulong, no? Kabit dun sa Mazda CX-5 natin. Sir Jeffrey of Drive Plus. Hi, hello. Kukwento niya sa atin kung ano ang science ng gulong. Ayos ba, sir? Okay, okay. Ramon po, Ramon. Yun, oh, hello po. Pangalan mo ulit, sir? Jeffrey, sir. Si Jeffrey. So, ito kasi, may expiration to eh, di ba? Yun sa ina, sir. Dito natin makikita yung taon kung kailan siya ginawa. In this case, 2016 siya. Oo. Ano pa yung mga ibang information na nalalaman sa gulong, sir? The tire size. Size na mags niya is the rim 17. Okay. Ito talaga kailangan sinusundan natin. May ibang customer gusto nila mag-upgrade. Medyo lalakihan nila yung gulong. So, imbis na 225, gagawin na 225. 225? Ano ba yan? Palapad yan eh, di ba? Ito yung lapad niya. Okay. Yung width ng gulong. And then, 65 is the ratio ng lapad. Kasi this is just the ratio. Hindi siya ample size. Yan. So, hindi siya millimeter, ano? Hindi siya millimeter. Ito pong 225 millimeter. Ito millimeter. Ito naman is inches. Inches, okay. Inches. Ito so, very important kasi dyan papasok yung bead ng gulong sa rim. Ayun, oh, JDM number 1. Andito tayo sa Drive Plus. Ito yung Mazda CX-5 natin. Diba? Ginagamit natin sa mga road trip yan. Pinampapasok. Safety first. Papalitan natin yung gulong. Let's go! Ano ba ang function ng gulong? Function ng gulong, no? Actually, there are two sides. Mm-hmm. Yung isang side, hindi masyadong obvious. Siyempre, yung obvious nun, siya yung cushion. Mm-hmm. Siya yung cushion ng sasakyan para okay. Mayroon comfort. Okay. And then, siya di ba, yung... Di ba saks yun? Actually, si tires yung pinakauna. Ah, kasi okay. Siya yung nagkakontak sa road, eh. Okay, okay, okay. Yung mga shocks, parang secondary na. Okay. Ngayon, yung... Another function is yung traction. Mm-hmm. Siyempre, pag traction, nag-i-steer tayo para may kapit habang lumilikom. Mm-hmm. Yun yung purpose niya. Yung another side naman, yung not obvious, is fuel efficiency and safety. So, siyempre, pag madulas yung gulong, hindi safe yun, di ba? Parang... Hindi siya safe. Halimbawa, yung sahig na ganito, di ba? Hindi pwede. Dapat yung ganyan, yung may traction yung sole sapatos nyo. Ganyan yung mga sapatos ng mga ano eh, ng mga chef eh, di ba? So halimbawa, pag yung sapatos nila, yung normal na chinelas, syempre madudula sila sa kusina. So parang ganun din yung gulong. Tama ba, sir? Tama, tama. Ano-ano ba yung mga klase ng mga gulong na pwedeng ilagay sa kotse natin, sir? Depende sa tao. Depende sa tao? Rin sa usage nila. Oo. Ngayon, depende rin siyempre sa sasakyan. Okay. Siyempre, pagka SUV, ngayon dami na nag-adventure. Mm-hmm. Kailangan nila yung mga all-terrain tires. Tsaka mga feeling adventure, no? Oo. Pupunta lang sa Mega Mall, ganun. Pero, nakaganito. Di ba? Ano lang, kasama sa forma eh. Actually, yung forma na-enhance eh. Oo. Pagka all-terrain. Falken na to is mud-terrain na to. Mud-terrain? Ito yung mga pinaka-hardcore na ganun pag punta ka sa Mount Pinatubo. Oo, yan yung pinaka-hardcore. Ito, ano to? Ito is all-terrain siya. Pwedeng highway, pwedeng off-road. So, ito, on and off-road. Itong bagong labas ni Falken to, this year lang siya nilabas, no? Very quiet siya.
saka very comfort. Ah, okay. Kasi pagka sinabi natin all terrain, iniisip agad ng lahat ng tao ang ingay niya. Lag-lag-lag-lag-lag. Ganun-ganun yan, di ba? Para kang naka... Pero sa case nito, sobra siyang tahimik. Okay. Saka riding comfort niya malambot talaga. Another pattern ni Falken is TZ05. Usually ito kinakabit sa mga high performance na sasakyan. Ito yung tread pattern niya, is TZ05. O mga Porsche kayin. Ganyan. Ganyan. Papa AMG ka sa ganda nito, no? So sir, ano bang unang ina-upgrade pagka may kotse ka ganun? Pinaka-basic talaga na ina-upgrade, no, pag may kotse is yung gulong. Kasi yung iba, pwede naman tayo mag-upgrade without changing the rings. Simply na lakihan lang natin yung gulong, laparan lang natin. O, palitan yung very different sa looks ng auto. Oh, tsaka yung performance, mas makapit baka yung makapit. Sa yung stock na gulong, hindi masyadong astig eh, no? Kasi syempre pag mas nagpalit tayo ng mas malapad, yung road contact mas malawak. So, mas safe rin. Tsaka minsan yung mga manufacturer sa gulong nagko-cost cutting eh, no? Oo, marami. Kaya pag stock yung gulong, medyo minsan makikita nyo maliit tingnan. Oh, yung mga iba diyan, 'di ba? Kapit agad, palakas ka agad ng auto, hindi pinapalitan yung gulong, 'di ba, sir? Tama. Nakarinig ko mag-rev to, ang ingay eh. Ang hanep o. Oo. Alam mo niya, parang spaceship o. Oh. Andito yung may-ari sa likod ko, low profile lang siya. Pakausapin ko siya, no? First car ko nga to. Hanep pa. Sarap mo naman maging ikaw. Hindi naman mo. Niyaman mo ah. Hindi naman mo. Saan mo na nadala yan? Hindi, kakakuha ko lang din kahapon. Ito yung kinakabit sa chin. Sa harap, sa baba ng bumper. Para hindi tamama. Para hindi pagsumay at may protection. Baba kasi, no? So sir, ang mga gulong ba may speed limit yan, ganon? Actually, meron. Dito natin makikita yan sa sidewall. Oh. Usually na sa after ng size. Ikita nyo, 94Y. 94Y? Ang 94 is mo katumbas na load. Itong Y naman, ito yung speed index. Ito yung sinasabi na kung hanggang gaano kabilis yung speed mo, kakayanin ng gulong. Okay. So yung gulong nyo, check nyo kung kaya yung speed na suportahan yung mga ganitong klaseng engine, ano? Papapa AMG ka. Grabe, pinirmahan pa ng German yung gawa niya eh. Ayaman mo naman. Anong trabaho mo? Hindi, nasa restaurant business ko. Yun. Anong restaurant yan? Saka yung makagawa? Franchisee lang ako ng mga romantic baboy. Romantic baboy? Grabe! Ito pala! Sack holder ako dito sa coaching to. Dalas ko dyan. Naghirapan lang din. Tama yan, ano? Anong advice mo sa mga ano? Mga taong gusto magkaroon ng ganyan. Dali, bigyan mo financial advice. Ipon ba? Sipag, ipon. Ipon talaga. Yun. Sige. Salamat sir. Pag may opportunity yun lang. Pag may opportunity. Sipag opportunity sa ipon. Oh, yun. Oh. Ganun lang yun. Dito pala yung mga performance yung mga klase ng gulong na to. No? So ito po yung mga pang daily driver. Ganun. Daily driver. May binabanggit kayo kanina. Performance, fuel economy, comfort. Ano yung tinitingnan sa gulong? Dito ba sa tread pattern or saan ba yan? Sa compound ba? Actually, sa overall tires, dapat matibay yung gulong. Sa construction ng gulong. Sa construction ng gulong. Siyempre, performance. When it comes to performance, kita nyo, yung mga gulong may iba-ibang klaseng design. Yung tread niya, iba-iba, di ba? Actually, yung tread na yan, may purpose yan. Ang purpose niya is yung mga ito, mga dry handling, performance pag dry or wet yung road. Yung wet and dry braking niya, saka yung noise niya, may effect din. So, halimbawa, paano ba malalaman pa walang ganito? Anong tinitignan sa gulong? Kung halimbawa, high performance sa wet, ganun. Actually, yung groove niya. Doon, mas malaking groove. Mas mabilis ang water dispersion. Mas mataba, mas maganda sa wet.
pag mas malaki ang mas malaki ang kanal. Mas malaki ang kanal. Mas maganda sa wet. So mas nabiprevent ang aquaplaning. Ayun. So mas flat yung para sa mga Formula 1, mga slicks ganun. So, yung mga slick kasi is usually sa track lang ginagamit. So, kung yung mga gulong nyo kalbo na, parang iniisip nyo slicks yun, makapit yun. Pero siyempre sa normal road conditions, di pwede yun eh, di ba? Tama. Nakikita nyo, may mga butas-butas siya. Opo. Ayan. Ito yung feature ni Falken, parang hindi ka nasisilip sa gitna. Oo nga naman, kasi pag nasa gulong, di ba, yung wheelbell, pasok mo yung ulo mo. Hanapin mo, okay. Ito, pagka nawala na yung butas, yun, ibig sabihin, isang sign na rin siya na kailangan time mo to nakalitan. Change. Ah, see. So, okay. Eh ito, di ba itong araw na to, yan din? Itong araw na to, tinuturo lang niya na ang tower indicator mo is nandito. Ah! Hindi mo, ano, hihintayin hanggang dyan. Hindi. Pag andito na, palitan mo na. Yan pala, dun sa side na yon. Hindi natin mahirap hanapin. Okay. Ang tread life, anong dumedetermine naman yan, tread life? Tread life kasi, actually, sa depende na yan sa compounding ng gulong eh. Mm-hmm. Malaking so, factor kasi yung kung anong compound yung ginamit nila. Okay. Pero in case of Falken, almost all Falken tires kasi meron silang tinatawag na silica compound. Silica compound, okay? Okay, itong silica compound, marami siyang nabibigay na isang feature sa gulong. Safety, comfort, durability, saka flexibility. So hindi lang rubber ang compound ng gulong. May mga chemicals dyan tulad ng silica. Marami kasi iniisip, gulong is just a rubber. Pero in reality, may mga compounding kasi siya. Okay. Ayan dito sa Drive Plus Falken, maingat sila sa max, sa gulong, saka sure ball, safe na safe. Hello. Yeah. Kalapalitay ng bang gulong, automatic, kapalitan natin ng double ball. Bakit? Pwede pa yan ah? Hindi, kasi ito sir, gamit na. Maaaring lumutong na ito. Batas klase ah, ano ipapalit? Yeah. Ang mayaman to ah. Tama lang. Pati yung takip ano? Lahat yan, papalit natin dyan. Ayan. Para safety, nagkayo ka na namin. Bigyan mo ko ng takip. Ah, marami. Kanya. Mamaya, bigyan mo ko ng takip bago ko umuwi. Thank you sir, marami tayo yan. Thank you. Nilakay po natin hangin nitrogen. Para pagka tumakbo kayo ng malayo, yung hangin nyo, stable lang. Hindi siya tataas ng pressure. Yun. Yan ang pinakamainam sa nitrogen. Mas stable yung hangin po pag nitrogen. Yes. Ang buhay parang gulong, kailangan may balance. Yun. Yun, nakita po natin meron siya rating. Kailangan mag-i-siri siya. Para maging balance eh. Pag wala sa balance, may vibration. Yes, kailangan na sa balance eh. Kailangan mag-i-siri siya. Bago na gulong natin, tol. Ang pag-ibig, parang gulong. Dapat may reserva. Lago tayo dyan. Nissan Cedric. Ito, mga kotse ng tito ng hapon. Parang Bentley eh, no? JDM number 1. Chef, paano pag yung gulong ko? Nakalagay 2016 2021 na, 'di ba? 5 years na, no? Mas makapal pa, pwede pa 'yon. Actually kasi ang world standard, no, when it comes to shelf life ng gulong, basta quality brand siya, it can last for 10 years from the production date. 10 years. Yes. Okay. So pwede pa pala yung gulong ko. Huwag natin palitan. Siyempre, i-consider din natin
pagka may sign ng aging. Oo. Siyempre yun, hindi na pwede. Ayun! Mas kailangan na rin natin palitan. Visual inspection. Ano ba yung tinitignan? Mga crack ba nun? Yes, yung mga crack. Usually, ang isang pinaka-sign ng tires, no, pag nag-age na siya, is nagkaka-wrinkle dito sa sidewall. Parang mayroon ka makikitang kulubot or mga crack-cracks. Parang mukha pala yun, ano? Nagkakaroon ng kulubot tsaka mga crack-crack. Okay. Yun, ano na yun? Time to change na yun. Yes, time to change. Yung nag-iiba na yung texture ng gomay. Nagiging madulas na siya. So pagka, halimbawa, Falken, di ba? Siyempre, yung brand niyan, astig yan, world class yan. Yan. Kaya mong pagkatiwalaan na umabot ng 10 years yan. Diba? Oo. Ay. Ano yung mga sir gusto ngayon? Siyempre, budget meals. Budget meals. Yung mga made in, well, you know where. Ito lang naman ma-re-recommend ko eh, no? Pag magpa-purchase kayo tires, recommend ko yung quality brands na kunin natin. No, kasi itong mga quality brands, in the long run, mas makakasave kayo. Diba? Tsaka syempre, diba? Buhay niyo yung... Saka hindi naman porket sinabi natin quality brands, mahal na agad. Oh. Like si Falken, maganda yung quality niya, tapos yung price niya is very affordable. Good party, bro! BMW! M2! Competition! Social! Pop sa'yo yan? Oo! Oh, ganda! Ang pangalan mo? Ralph! Ayun, no? Nagpapalit kami ng Akrapovic exhaust. Full titanium. Full titanium? Hindi magaan yan? Yeah, very light. Lightest out of all the exhausts here. Yun. Uh-huh. And very expensive. Yeah, sa yung source? Sasha! Magkano yung ganun? Anong buyo? Secret! Sa PM is the key! Falto! Itong exhaust to. Active auto work with Remus to. Pero magaan din to. Magaan na rin. Pero not as light as this. Ito yung mismong titanium. So if you see it, iba talaga yung material. Ilang horsepower ang dagdag niyan, bro? More or less, give or take, 15 to 20. 15 to 20. Depends if you tune the car. Pero ang mas benefit niyan, yung weight. Yung weight, yeah. Savings, ano? Yes. Ganda, bro. Ilang kilo ang tanggal dyan? Parang 20. Nasa around 15 to 20. 15 to 20, di ba? Ito na lang, kasi tigilan mo yung kakakain mo sa romantic baboy, no? Kasi mabigat talaga ito eh. Yung stop. Bro, di ba masakit sa ulo yan? Hindi. For almost two years old na, yeah. Very happy with the reliability. Yep. Usually, people think Euro cars aren't suitable for our weather, our climate, no, in the country. But Euro cars are actually reliable, and the driving experience is different. Driving experience. Yeah. Eh, ang experience sa loob niyan, you know. Iba. Iba siya. Tinitanong. Iba siya. Nag-run kami. Usually every Sunday, going to Clark or Lakeshore. Takbong ano yan, takbong M2 competition ba yan o takbong pogi lang? Takbong pogi. Breakfast lang. Breakfast. Ano mga bine-breakfast niyan, mga Porsche ganun. Oh shit. Oh, sir. Ayan, kwento mo sa akin yung mga preno naman, di ba? Sabi nila, yung preno daw yung nagde-determine ng stopping power. Pero explain mo kung bakit gulong ang mas importante sa braking. Siyempre, ang gulong, no, pinaka-priority siya. Kasi siya yung nasa contact with the road. Mm-hmm. Even, sabihin mo, like ito, ang laki ng rotor. So malakas ang braking power nito. Ngayon, pagka pangit ang braking power ng tires, kahit anong brakes niya, hindi pa rin kumakapit. Kumbaga, nakalak lang yung gulong. Maglalak lang. Kumbaga, matitigil niya yung buong ito, pero ito mag-slide. Mas nakakatakot yun, di ba? Mas nakakatakot yun. Kasi wala kang control nun. Acceleration naman, no? Like itong BM na to, yung mga modern car, ang lalakas na ng torque. Mm-hmm. Ang lalaki na ng engine. So pag umapak ka sa gas, yung kamot talaga ng gulong is sobrang lakas. So pag maganda mang gulong mo, kumakapit siya, walang nalolos na energy. Yun. Kasi pagka pangit ang kapit ng gulong mo, mangyari, puro speed lang mangyari sa gulong. Paikot-ikot lang siya. Yes,
ngayon mag tire care tips ba? Car care tips. Oh. Actually, ang car care tips sobrang simple lang naman. Syempre unang-una, kailangan natin regularly sinecheck yung air pressure ng gulong natin. Second naman, once in a while kailangan nagta-tire rotation. Every ilang thousand kilometers kaya yun? Every 10,000 or every 1 year. Every 1 year? Or 10,000 kilometers. Ano paano ba yung rotation? Yung harap ilalagay sa likod? Ang pinaka-basic kasi na rotation, no, is yung likod, i-ex pa harap. Tapos yung nasa harap, diretso pa atras. Okay, yung harap, ilalagay lang sa likod, yung dalawang likod, yung left diagonal, mapupunta sa kanan, diagonal, tas and left, pupunta sa right. Yes. Lastly naman, no, kailangan yung tires nyo hindi nagka-come in contact with any petroleum products. Ah, ganun. Pag may nasagasaan na oil, paano? Hugasan na lang na sa oil. Oh, okay. Eba. Yung mga tayo ba, acidic ba yun? Baka ano yun, kamasama yun, no? Actually, pag pinatagal mo, may effect rin siya. Ilang, pero not like petroleum, mas mabilis mag-react kasi ang rubber. Ilang vulcanize ang limit? May limit ba sa pag-vulcanize? Sa radial tire, no? Siyempre, ayaw natin mga sampu. Siyempre, ayaw na natin. Lalo pang sa isang... Pero pagka mga tatlo, apat, tapos malalayo naman yung distance yan, okay lang naman. Yun. And I don't recommend rin yung niluluto. Dapat yung mga patch-patch lang. Okay na ba yun? Cold patch. Ayun. Cold patch or yung tinatawag nyo ng tusok. Pasak method. Pasak. Ayun. Okay lang pala yun, ano? Okay. And then, syempre, kailangan regular rin natin pinapacheck yung wheel alignment ng ating sasakyan. Yan, alignment muna tayo. Kasama ni Sir Daniel. Sir Daniel. Bakit ina-align, Sir? Unang-una, Sir, ang purpose ng alignment, yung gulong nyo, may iwasan yung pagkapunpun. Magpunpun man siya, kailangan pantay. Mapapansin nyo pag wala sa alay. Itong purpun lang na to, either na loob or labas lang na nauupon. Ang normal kasi, sir, dapat pantay siya kung mag-upon. Pangalawa, yung comfort ng steering handling. Mapapansin nyo, sir, pag wala sa alay, minsan may kabig. Right? Ayun! Pag sinitawan mong manibela, dapat diretso siya. Hindi siya kumakabig. Pangatlo, yung kwantya, yung fuel economy. Kasi kung kuhan, pigil din ang takbo mo kung wala sa alay. Kailangan din yun. Paano yung iba dyan? Umakabig, pagpunta sa ibang bahay. Ibang usapan na yun. Yeah! May mga laser-laser na nalang. Camera type na po ang gamit namin ngayon. Mas kwan siya, mas modela siya. Isa iba laser, ang iba yung mga wire pa. Ito wireless na sa akin. Camera type na po. Kasi nagpalit ka ng gulong, inalign yan doon sa dati mong gulong. Kahit na yung dati kong takbo, okay naman. Okay naman. Mas maganda ko yan. Maganda i-kwan mo para yung maiwasan niya yung pagkapudpud ng gulong. Ayun. Kasi, kumbaga, naka-asinta ako doon sa dati kong gulong. Inalign yan doon sa dati yung nakakabit mong gulong. Dito pang adjustment niya, tie rod. Luluwagan mo lang siya, pipihitin mo itong rough end na ito. Ito ang tap niya. Kailangan luwagan mo yan kasi hindi mo mapihit ito pag hindi mo linuwagan. Pero kuya, hindi pwedeng pihitin niya ng basta-basta katulad ko na walang kaalam-alam at walang makina, ano? Hindi po. Kasi yun nga po, pag pinuan mo yan, mapansin mo yan, masisira agad yung gulong mo. Hindi pantay ang upon ng gulong. Yung mga hula-hula na katulad ko na hindi ko nga, may kaabig ha. Hindi pwede. Pwede po yan pag marunong. Pag marunong? Kasi minsan, nung panahon naman, wala namang computer. Ayun. Nagagawa naman ang parang ng kabi. Ayan, doon na computer. Nakikita mo doon, sir, gigit na yung kwan doon, yung graph. Kita mo yung kwan niya, cross niya. Bali 0.4 lang ang difference niya. Good siya. Ang bay talaga ng kotse ko. Laki yan. Ibig sabihin, maalaga yung may-ari. Iyan ang sinasabi ko! Kasi kung hindi maalaga, malalayo yan, rampa ka lang rampa. So, ibig sabihin, maingat yung driver kasi good siya, halos good yung ano. Sama na. 2013 model. Oh. Salamat, sir, ha? Salamat, sir. Pa-shout out na lang po.
Shout out nga kayo. Daniel. Saka yung Drive Plus. Pasyal po kayo dito sa pwesto namin. Shout out po, asawa ko nasa Bicol. Daisy Lubiti. Yun. Okay na raw, sabi ni Sir Daniel. Ayan, sir, ano ba yung Drive Plus? So yung Drive Plus is a service center na we're trying out. Yung concept niya is quality car care at an affordable price na accessible naman siya for everyone. Hindi lang pang big time na mga BM, tapos mga Mercedes na gano'n. Hindi naman. Usually, most of yung customers naman namin is gumagamit na sila ng mga Toyota, Hyundai, mga Asian cars. And of course, yun. Minsan na may customers pa rin kami na taxi rin. Okay. So, for everyone talaga. Ayun! Ayan. O, kasama Sir Winston of Falken, Philippines. Ayan. Ayan, sir. Ano yung... No, kasi ang lahat ng bagong sasakyan nila, ang suspension system nila is very sophisticated na, no? So, yung gulong is part of the suspension system. Gulong, shock absorber, spring, assembly yan ng buong component. No? Opo. So, if at the end of the day, pag hindi maganda yung gulong mo, ramdam na ramdam ng sasakyan mo. Kasi, kumbaga, hindi siya akma. So, therefore, ang ganda-ganda ng sasakyan natin, pagka tinipid mo yung gulong, sayang lang pagkaganda or sophisticated ng suspension system, diba? Oh. Yeah. So yung mga iba dyan, upgrade ng suspension, gano'n, coil over. Yes. So yung gulong nila, during dunog ba budget needs, ano? Oh, sayang, diba? Eh, makita mo yung iba, they're willing to pay, no? To spend for upgrading of the suspension system. Opo. Dito, by just selecting the correct tire and pattern, you are already upgrading your ride quality, no? Okay, kayo guys, ano, bago kayo mag-upgrade ng kung ano-ano, i-upgrade nyo muna yung inyong gulong. Tama po ba, sir? Tama. Yes, sir. JDM number one. Salamat, Sir Winston. Thank you. Ayan, sir, bago yung gulong ko, no? Ito na nakakabit sa'yo, it's Falken latest model niya, the E9 V310. Paglabas mo dito, no, pararamdaman mo na right niya, sobrang tagigit, sobrang comfort, and syempre yung structure niya naman. Ayun, maraming salamat, Sir Jeffrey. Ayun, ano, dami ko natutunan. JDM number 1. Ayan, subukan natin itong bago nating gulong sa mas marami pang road trip. Abangan nyo. JDM number 1! Okay, thank you sa mga taga Drive Plus. JDM number 1. Okay guys, initial impressions nitong bago nating Falken tires. Napaka-swabe at napaka-tahimik. Mas nakakapakinig tayo ng mga tito sounds natin. Ayan o. Oh. Ayan, so abangan nyo ang mga susunod nating mga road trip gamit to. Alright, JDM number 1.